Atin na uling tingnan mga kabisay. At ayan, lutong-luto ng mga kabisay. Let's go! Kain tayo mga kabisay! Wow! Oh. Naku, nasubrahan ang luto mga kabisay. Yun, good morning mga kabisay. Miguel, shout out sa inyong lahat dyan. At panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kabisay. At ngayon mga kabisay, ikatatapos ko lang maglaba. Ayan. Pero meron akong gagawin mga kabisay. About naman ito sa aking magiging pananghalian ngayon. At gusto ko namang maiba. So sa ngayon mga kabisay, magluluto tayo ng kamuting kahoy. May binunot ako ditong kamuting kahoy mga kabisay at may laman. So akin siyang iluluto at yun muna ang gagawin kong tanghalian. So alam na guys. Let's go mga kabisay, ipapakita ko sa inyo ang iluluto kong kamuting kahoy. Nandito ang aking ilulutong kamuting kahoy mga kabisay, ilang pirasong laman ng aking mga binunot na tanim na kamuting kahoy dito sa may bandang ito, tsaka doon. Yan ay mga ibinalik lang naming kanyang amlay nung binunot namin yung mga kamuting kahoy dito. Kung makikita nyo, maraming kamuting kahoy dati dito kung nakikita nyo sa aking mga vlog. So ngayon ay binunot namin at aking nilagyan dito. So may porsyon na to, tatlong puno itong nailagay ko mga kabisay, at ito ang naging laman. So aking iluluto ngayon. Siguro abang-abangan nyo na lang mga kabisay pag na balatan ko na at aking huhugasan. So naka-ready na rin naman yung aking lutuan. Alright, let's go mga kabisay. Magdalop muna tayo dahil medyo marami pang tatanggalin ito. At sigurado ako marami ang nakaka-relate dyan itong ginagawa ko ngayon, lalo na yung mga nasa probinsya. Alam na alam nila to, lalong-lalo na yung mga katulad natin na dumaan sa paghihirap ng kalooban. Paghihirap ng kalooban talaga. So masasabing pag walang wala talaga, ito ang nagiging pampalipas gutom, lalo na sa ganitong mga nasa probinsya. So samahan niyo ako mga kabisay hanggang sa maluto ito. At ayan nga mga kabisay, natapos ko na siyang talupan at ayun na siya. Huhugasan naman natin ngayon dahil siyempre iluluto natin, kailangan malinis. At marami pa siyang anong tawag dito, tulad dito, puputi pa ito mga kabisay, kaya kailangan hugasan natin. So abang-abang na lang kayo mamaya mga kabisay pag nailagay ko na doon sa lutuan. So ayan na nga mga kabisay, at atin ang nalinis yung ating kamuting kahoy. Ayan, at naka-ready na rin yung paglulutuan. Ito kong ginamit yung paghugas mga kabisay, malaking planggana kahit konti lang dahil walang maliit na paghugasan, kaya dito ko na sa malaki, pero mas maganda naman. So atin ang ilagay mga kabisay para i-ready natin pang salang. Ito ay hindi ko naman siguro ito mauubos ng isang kainan laang.
dahil medyo may karamihan ng konti. Marami pero konti. Oh, di ba? Ayan. Marami siya pero konti. All right. At abang-abang mga kabisay at ating isasalang na mamaya. Ayan, at dito ako magluluto mga kabisay. Ayan ang aking abuhan at siyempre hindi naman natin yan maluluto kung hindi ako magpaparkit ng apoy. So abang-abangan nyo na lang muna mga kabisay at ako'y magpaparkit pa pala ng apoy. Ayun nga, nakasalang ng ating ilulutong kamuting kahoy mga kabisay. Ayan. At medyo natagalan akong nakapagparkit ng apoy gawa ng mahangin. At tingnan nyo nga naman ang itsura ng hangin, oh. Medyo natagalan ako dahil minsan malakas na yung daig niya ay biglang namamatay dahil sa lakas ng hangin. Kaya ang ginawa ko, may kaunting gasolina na doon na kuan sa kung ginawang pampadingas. At ayan, sana ay magtuloy-tuloy at hindi napatayin ng hangin. Pero tuloy na yan. Alright mga kabisay, abangan nyo na lang mamaya. At ipakikita ko sa inyo pagluto na. Ayun mga kabisay, at parang medyo nangangamoy na. Hindi ko lang masyadong ginamihan. At ayan, kulong-kulo na mga kabisay. At medyo bumibitak-bitak na. So ibig sabihin luto na siya. Hindi lang siya katulad ng magulang na magulang na talaga mga kabisay na malabo. Dahil ito ay bata pa itong mga kabisay. Binunot ko lang dahil medyo sagabal dito sa aming pagtatamnan ng sili. Kaya binunot namin. Ayun, luto ko ang laman. At ito na nga. At kaunting kimbot na lang. Hindi ko lang pinadadamihan ang apoy mga kabisay kasi hindi pa siya magulang na magulang, kaya ang apoy niya ay alalay lang. Alright, atin na uling tingnan mga kabisay. At ayan, lutong-luto ng mga kabisay. So, ibig sabihin ay pwede na siyang hanguin. Okay, hanguin na natin mga kabisay. Aray, medyo mainit. At yan. So atin na itong paghiwa-hiwalayin para hindi sila matupok ng tuluyan. Dahil yan ang sakit ng kahoy hanggat may apoy ay nauubos. Alright, abang na lang tayo mga kabisay. Susunod na detalye. Ayun, at ako'y nagtimpla ng kape mga kabisay para sa pantulak. Ito ay gagawin natin ito ay asukal lang ang gagawin natin sa usawan. Wala akong ibang choice mga kabisay. Medyo gipit na sa oras kaya asukal na lang ang gagawin natin sa usawan. Right, let's go. Kain tayo mga kabisay. Wow. Oh. Naku, nasobrahan ang luto mga kabisay. Masyadong naluto. Pero okay pa rin, hindi naman lata. Katamtaman lang. May pumuputok mga kabisay, palibasa, Pasko na.
Nung araw mga kabisay, ganito ang mga karamihan ginagawa ng mga nasa probinsya. Lalo't medyo kulang sa pinansyal, maubusan ng bigas. Ito ang ginagawang pangpalit sa kanin. Naranasan ko itong mga kabisay, palibasa lumaki ako sa lula ko. Nakaranas kami hapunan at almusal, kamuting kahoy. Hindi kasi umuwi si mamay noon. Galing sa Mount Makiling dahil inabot ng ulan kaya hindi umuwi, ay wala kaming pambili ng bigas. Ayun, hapunan at almusal namin kamuting kahoy. Kaya ngayon bumunot kami ng binunot namin yung mga kamuting kahoy ay mayroon ng mga laman na pailan nila. Naisipan kong i-luto. At naisipan ko na rin yung video para may ma-upload. Imbis na magsaing ako, ito na lang ang luto ko. Naubos yung asukal ko ng kabisay. Ayan, salamat sa inyong lahat dyan mga kabisay. Hindi ko na kayo iisa-isay. Basta salamat sa inyong lahat. At sa mga nakarelate nito, alam ko, dumanas din kayo ng dinanas ko noon nung nasa kabataan pa. Hindi lang kabataan, talagang bata pa ako mo. Right, abang-abang tayo mga kabisay, ha? Ubus mga kabisay. Meron nga lang konting natira pero hindi na kasi masarap sa mga kabisay dahil yung latan-lata. Yung sumubra siya ng luto. Kaya hindi ko na kinain. Dahil busog na rin ako. So ayun, maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Thank you so much sa inyong mga nanood dyan at nakarating sa dulo ng aking video. God bless us sa inyong lahat. Bye-bye.